Congratulations, Salamat po. Philip. Grabe yung success ng ano ng EP mo. Eh ngayon, ito nga, may bago kang album. Yes po. Pakwento naman, anong meron dito sa Seven Sins? Anong pasabog mo rito? Siyempre, about it talks about the seven sins, yung pride, envy, greed, lust, gluttony. Basta kung ano yung nasa seven sins po, ayun po yung laman. And it talks about, you know, why people make mistakes, and of course, and let's just, you know, understand why people make mistakes. It's the most important thing. Yeah. Kahit hindi siya religion-centric. Yes. No? Yes. Bakit napili mo na ito yung tema ng pinakauna mong album? Mm-hmm. Kasi maraming na-intrigue, Seven Sins. Tapos nabanggit mo nga yung mga Seven Sins. Yes. Kasi po, it's very interesting din para sa akin talaga. And aside from that, I just find the word, you know, very cool. And sobrang maangas yung dating niya. And ayun po, isa din dyan is humuhugot po ako ng ano talaga, humuhugot po ako ng tawag dito, ng sa damdamin ko about this kind of, you know, a topic, doon ko po hinuhugot talaga. Mas mabilis po ako magsulat pag ganitong mga bagay po yung pinag-usapan. So, ayun po. And, you know, I just love making songs na nagre-revolve sa ganitong klase ng topic din. Hindi naman siya sa negative side, but ano lang po, mabilis lang po talaga magsulat pag ganong klase ng topic yung pinag-usapan. So, pag sinabing hugot, ano to? Hugot sa paligid, hugot sa yes, sariling experience. Sa sariling experience, sa paligid, sa mga na-observe ko po, ganito. Yeah. Siyempre, pag-usapan naman natin yung success ng ano, ito nga, itong yes, concert po. Mo. Yes po. Grabe, wala pa yatang ano, 24 oras, sold out na ang yes, concert, po. Ang ticket, tapos yes, ang po. Merch, ang mga merch mo, yes, pinagkaguluhan at yes, ubus na. Anong reaction? Grabe, natawa ko nung last mong concert yes, sa Pure Gold na nagsusorry ka nga. No? Mm-hmm. Pero anong reaction yung nagrabe yung suporta ng fans sa'yo? Of course, very thankful. I'm very thankful po. Minsan po, iniisip ko na lang po kung ano ba, kung deserve ko ba yung mga itong klase ng bagay. But, ayun po, grabe po yung suporta na binibigay nila sa akin. So, hindi po ako magsasawang magpasalamat talaga po sa kanila. And, you know, gusto ko lang talaga gawin yung the best show na may papakita ko para po para sa kanila, para po syempre ano, para po worthy po yung binayad nila, kasi you know, pera nila yan eh, pinag-ipunan nila yan. So ayun po, I'm gonna do my best. Pag-usapan yung artistry mo, anong artistry at musicality yung nilabas ni Philip dito sa Seven Sins compared dun sa EP mo na Complex? Gaano kalaki yung difference? Ano yung difference? Sa tingin ko po, wala siyang ganun ka laking difference. But this time is ano talaga, parang nag-focus ako sa heavy music. Pero meron akong nirelease pa rin na gospel type of music, meron akong R&B, meron akong ballad. So I know po, I'm very experimental artist, and gusto ko pa po mag-experiment talaga pagdating sa music. Gusto ko mag-release ng mga very, you know, very bago sa pandinig na kind of music. So, yeah. Bakit gusto mo maging experimental? Bakit nalilinya ka sa ganun? Siguro po kasi I just feel like parang kaya ko po gawin kung ano pong kayang gawin ng ibang artist. And gusto ko po i-showcase din po kung gaano po ako ka-versatile as an artist. 6 years since you were launched sa SB19, mm-hmm, and almost 3 years ka na as a solo yes, artist. Po. Sino na si Philip ngayon bilang artist? Philip is still the same as a human being. Pero Philip right now is very busy. Ang daming ano. Pero it's a blessing. It's a blessing naman talaga. Pero busy lang talaga. Paano mo hinahandle yung pagiging busy, pagiging sikat, pagiging abala, etc.? Siguro po kasi na-handle ko po kasi meron pong mga tao na tumutulong sa akin, mga taong gumaguide sa akin. So, na-manage ko talaga yung oras ko kasi kung ako lang po yun, parang hindi ko po ata kaya.
So, yeah. Shout out sa manager ko. Nandiyan sa tabi, tumatawa. So, yep. Thank you so much sa lahat ng tao, actually, sa lahat ng tao. Maraming salamat po sa inyo lahat. Support at tulong ng mga kapatid mo sa SB19 dito sa bagong mong album. Sobrang ano po. Actually po, ngayon yung isang bro ko sa SB19, nandito siya mamaya eh. So, ayun, kasi may siya lang ata yung free ngayon kasi yung iba may gawa din, may schedule din sila. So, yeah, they're very supportive. Wala akong masabi sa support nila. So, hands down. Anong klaseng shout out, support? Shout out to kasi them. Parang before ng interview ko si Stel, yeah, medyo nakialam daw si Pablo sa ganito, sa pag-produce, etc. Dito, paano katinulungan ng mga brothers mo? I'm a music producer myself, and I know my music best. I can write songs as well. So, ayun po. Iba din po yung music na pinapakinggan namin. Iba din yung genre, type of genre na kinagugustuhan namin. So, ayun po. I produce my own music. Yes, and I write my own music too. And I direct my own music videos, conceptualize my own music videos. So, yeah. No regrets kung ano mangyari kasi ako naman yung decide. So, yeah. Sinabi tong concert mo, ang dami na nagtatanong, magkakaroon ba ng tour? Anong pasabog? Iikot ka ba sa Visayas? Sa mga kababayan mo sa Mindanao? So far, wala pa sa locally. Pero magkakaroon po ako ng show sa Japan. So, ayun po. Sa Japan po, abangan nyo na lang po ako dyan. Magkita-kita po tayo dyan para sa showcase ng Seven Sins. Yung album ko, bagong album ko po ngayon. So, yeah. I'm so excited. Just so excited. Napag-usapan nyo natin yung magiging Thanksgiving concert ninyo. Yeah. Sa September. Mm-hmm. Ang pasabog ng grupo. So far po, pag-usapan pa namin yan. Kasi hindi pa kami nag-start mag-rehearse para sa Thanksgiving. But definitely, you know, as a group, always talaga yan may pasabog. Hindi pwedeng walang pasabog talaga. Talagang meron at meron yan palagi. So, yeah. Hello everyone, this is Philippe. Listen to my new album, it's called Seven Sins. And bigyan nyo po ng chance na i-listen yung album ko. And hopefully you will like it. Yeah, enjoy. First of all, maraming salamat sa pagdating.